Alright, so hello guys! I hope you can hear me. So, today is Friday pala. Kamusta na po kayong lahat? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako ngayon ay naglalakad. Naglalakad patungo sa merkado, sa market. Okay, so ngayon pala is paro na naman. Okay, so meron na namang paro dito dahil sa census. Naalala nyo yung video ko na nag-census na parang nag-lockdown dito sa Bolivia because of the census. Okay, so lumabas na yung resulta ng census at yung mga tao ay hindi sila sang-ayon sa resulta ng census. Kaya nagpo-protesta na naman sila. At ayun, paro na naman. Ibig sabihin, walang trabaho, hindi pwedeng makalabas ng bahay. Pwede namang lumabas, pumunta sa mga market. But all the streets right now are blocked. Okay. Nakita namin sa news kaninang umaga na all the streets are blocked talaga, pero may nakita ko kaninang video sa TikTok na pwedeng pinahihintulutan na magpas yung mga garbage trucks, ambulance, at kung ano pa ba, emergency, parang ganun. Pero yung ibang mga trucks or mga buses, international na mga route, hindi pinapayagan. Kaya wala, yung mga tao dito naglalakad papunta ng mga public market. Merong mga tao dito. Okay, ako rin ay papunta ng public market because bibili ako ng mga ricados sa aking lulutuin ngayon. Magluluto ako ngayon kasi nga, na-enjoy ko na ang pagiging motherhood, diba? So, kinakarir ko na ang pagluluto at pagiging ina talaga. So, yung mga tao dito is naglalakad. At dahil hindi sila pwedeng pumunta doon sa supermarket, kaya sila ay bumibili na lang dito sa public market. So, tiba-tiba na naman ang ng mga tao dito nagbebenta. Tiba-tiba na naman ang kanilang mga kita ngayon. So, tapos na akong bumili. Okay, pa-uwi na ako. So, sobrang mahal ng ahos ngayon, guys. Shitty, bilib yung isa. Na-shock ako. Sobrang mahal ng ahos ngayon. Dati, nabibili lang namin yan sa 2 or 3 Bolivianos ngayon. Shitty. Grabe. Matagal na akong hindi gumagamit ng ahos, actually. Yung ginagamit namin is powder lang. Pulbo. So, pa-uwi na ako. Ang dami kong binili. Yung mga hindi dapat bilhin na bili ko. Bumili ako ng pinya kasi paborito ko. Dessert namin. Paborito ko yung pinya. Bumili ako ng malaki. Tapos, saging para sa anak ko kasi ang takaw-takaw niya sa saging, guys. Yung isang dosena. Sa ano lang yun, isang araw. Minsan nakakaubo siya ng 2 dosena. Sabi ko, normal pa ba to? Ang dami, 24 pieces na banana. Sabi, yan normal na pinapakain mo, masobrahan yan sa potassium. Sabi ko, gustong-gusto niya kasi yung saging. Grabe naman yung anak ko. Yung maliit na saging na sa atin, anong ganitong tawag dun sa atin? Yung maliliit ba, gustong-gusto ko yun, ayaw niya yun. Yung gusto niya is yung saging na, anong tawag dun, lataka. Ano ito, latakan? Latakan ba to? Latakan ba yun sa Basayaw eh? Basta, yung akin, ang gusto ko is yung maliit na saging. Ngayon sa kanya is yung latakan na saging yung gusto niya. E di ngayon, nakakaubo siya. Everyday akong po, bumibili ng saging na 1 dosena. Anyway, the good thing naman is that barato yung saging ngayon. Parang yung 1 dosena is makakabili ka ng 3 Bolivianos. Or 4 Bolivianos, or 5, depende. Yung binibili ko is yung
very ano, bago. So yun, ito si na kuya naglilinis. O kasi nga, napakatahimik dito ngayon. Ang mga tao ay naglalakad sa kalsada kasi bawal yung mga bus ngayon. Naglilinis siya sa ganyan. Kasi nga, di ba, walang trabaho. So yung mga tao ngayon is very relaxed. Kasi walang trabaho, walang eskwela. So, yung mga tao naglilinis, nasa bahay lang, matagal gumising. Yung mga kapitbahay namin ang, ano, parang walang mga tao. Matagal gumising. Kami, maaga kaming nagigising kahit walang trabaho, guys. Alas 6, gising na kami. Alas 5, gising na ako, eh. Kasi nasanay kasi yung katawan. Malapit na ako sa bahay. Itong kapitbahay namin, natatawa ko kasi natutulog sa sahig, guys. Anyway, malinis naman siguro yung sahig nila. It's very smoky outside, guys. Can you see that? Hindi makikita masyado sa ano, but it's smoky outside.